Isang makasaysayang bayan ang Taal sa lalawigan ng Batangas, kung saan mababaka sa mga lumang bahay ang kanyang nakaraan. Tulad sa bahay na pag-aari ng pamilya Agoncillo, dito nanahan ang bayaning tumahi ng bandila ng Pilipinas na si Marcela Agoncillo. Itong bahay na ito, minanan ni Marcela sa kanyang lolo na si Don Andres Marino. Ginawa ang bahay sa 1780s. And then dito siya ipinanganak ni Marcela Marino. And then dito rin siya namatay. Masawa naman niya na si Felipe Agoncillo. Siya yung una nating ambassador. Isa na ngayong museo ang bahay na ito ng mga Agoncillo. May hatid na dangal para sa mga taga-Taal ang ganitong kwento ng kanilang mga kababayan. Pero nalagay sa panganib ang bayan ng Taal dahil sa pagputok ng bulkan noong 12 ng Enero. Hindi lamang mga tao, mga hayop at mga pananim ang nasalanta. Nanganib ding mabura ang kasaysayang taglay ng Taal. Ito ang kwento ng pagsasalba ng mga makasaysayang bahay nang umiyak ang bulkan at mabalot ng alikabok ang bayan ng Taal. Hindi raw madaling linisin ang loob at labas ng buong bahay na nahilamusan ng matinding alikabok. Kailangan mo ng goggles at saka yung mask para hindi mo malangap yung langgabok sa loob ng bahay. And then sa labas naman, spray muna namin ng tubig, then pala, o araw-araw hanggang sa maging ganito na siya. Ilan sa mahalagang laman ng museo na koleksyon ng pamilya Agoncillo ang kanilang inilikas sa isang museo sa Calamba, Laguna na hanggang ngayon ay di pa nila na ibabalik. Wala pang katiyakan kung kailan muling bubuksan ang Agoncillo Museum sa mga bisita, lalo't may banta pa rin ang posibleng pagputok ang bulkan. Totally affected talaga kasi nagkaroon ng lockdown, walang bisita. Then nung nagbukas naman, wala pa rin bisita. Pero nung Saturday, nagkaroon kami ng bisita, siguro mga 6 individuals, sa labas lang sila. Hindi sila pwedeng pumasok sa bahay, gawa ng dinilinis pa rin namin. Di katulad nung araw, maraming bisita ng mga walk-in, mga balikbayan na nagpupunta dito sa Taal. Sa gitna man ng kalamidad, pilit daw nilang isasalba ang bahay na ito dahil sa kasaysayang nakabalot dito. Isa pang makasaysayang bahay sa bayan ng Taal, ang Leon at Galicano Apacible Museum. Naging leader siya nung time na ang Batangas ay parang nakubkob ng mga Kastila. Siya ay namuno sa isang hukbo para agawin yung kasarinlan ng Batangas sa pamamagitan lamang ng 20 rifles at mga bolo ang kanilang sandata. At luckily, sila ay nanalo. Naging panauhin sa bahay na ito ang bayaning si Dr. Jose Rizal. May ugnayan si Leon Apacible at si Jose Rizal. Sila ay distant relative. Magpinsan sila, so pag may mga meeting, minsan dito nagaganap sa bahay na ito. Sa kasagsagan ng lindol at pagbagsak ng abo noong Enero, piniling manatili sa Apacible Museum ng ilan nitong mga empleyado. Noong time na yon, kausap namin yung mga taga-office namin, yung mga superior namin. So they would tell us na yung mga gamit, like kung meron kayong mga kurtina dyan, ganyan yung cover para hindi siya madumihan o hindi siya maalikabukan. Pumapasok dito yung ano, yung maninipis lang na alikabok. Pero at least hindi siya natabunan talaga. Hindi pa man ngayon bukas ang museo, araw-araw pa rin pumapasok ang museum guide na si Christopher Medina para tumulong sa paglilinis. Kailangan lang hindi siya pasukin ng alikabok. Para the next time na pag binuksan mo siya, hindi mo na siya kailangan linisin. Basta mo lang siya i-display. Malasakit at pagpapahalaga
kung bakit nila pinangangalagaan ang katumbas na kahulugan ng museo. Kumbaga, itong mga gamit na to, mga luma na siya, bihira mo na siya makita. Kumbaga, kung wala yung mga yan, hindi mo malalaman yung history mo. Kasi kumbaga, bukod dun sa mga isinulat, or mga, yung mga local history, yung mga enchantments, meron pang mga, ano mismo, mga tangible cultural heritage, yung mga nahawakan mo mismo or nakikita. Ginawa namang hotel ang Casa Punzalan na ancestral house ng isang kilalang pamilya ng bayan. Ayon kay Dindo Montenegro, isang historiador ng Taal, nagkaroon ng batas ang kanilang bayan para sa preserbasyon ng kanilang lugar bilang isang heritage town. Kilala ang Taal sa isa sa mga unang lugar na dineklara ng National Historical Institute as a heritage site. Kasama ng Pila sa Laguna at ng Silay sa Negros. Magugulat ka na ang karamihan ng bahay ay mas marami pa yung lagpas 100 taon. Mga bata ay sinasabihang iwasan. Ng ibang bayan na ang mga miyembro ng pamilyang nagmamay-ari ng Casa Punzalan. Naiwan ito noon sa katiwala at unti-unting napabayaan. Nilibot namin ang iba pang mga bahay sa isang lumang kalye kung saan matatagpuan ang Casa Villavicencio na yari sa bato ang arkitektura. Itong bahay pong ito, Casa Villavicencio, ano po ang gamit dito ngayon? Ito ay pribado, ngunit una sa lahat, kailangang malaman ng taon na makasaysayan siya dahil dito nagtagpo-tagpo ang ating mga revolusyonaryo sa pagpaplano ng kanilang paglaban sa mga Kastila. Pero hindi lamang nakabatay sa mga monumento at mga bayaning taga rito ang kasaysayan ng Taal. Nakaugat ito sa pananampalatayang Katoliko ng bayan. Tanyag na bantayog sa buong lalawigan ang Basilica ng San Martin de Tours. Dumaan na rin sa mga kapinsalaan noon ang simbahan sa mga naunang pagputok ng bulkan ng Taal. Ito yung simbahang unang itinatag doon sa lumang Taal. At pagkatapos, sa napakalakas na pagputok ng bulkan ng 1754, Ito ay nasira at sa sunod na taon, ginawa ang simbahan sa lugar na ito, nasira naman ng lindol noong 1849. At sa gitna ng mga kalamidad, ang basilika ang kanilang laging kanlungan. Ang alam namin, kaya kami spared from calamities, hindi lamang itong pagsabog ng bulkan, kundi yung mga nakaraang mga kalamidad, mga bagyo, ay ito ay dahil kami ay ginabayan at inalagaan ng aming mahal na patron, San Martin ng Tours. Yung pamana na ibinigay sa amin ng aming mga ninuno ay hindi dapat baliwalain. Masigla ang kalakalan noon sa lalawigan ng Batangas ayon kay Karen Ilagan, na curator ng Galleria Taal. Maging ang pamilyang nagmamay-ari sa museyong ito ay nabibilang sa mga pamilyang may mga sakahan noon. Itong Galleria Taal, pagmamay-ari ito ni Attorney Antonino Barayon and ni Candida Ilagan. Itinayo itong bahay na to way back 1870 during Spanish era. Then naging residential to before until 1974 nung ang bahay na to ginawang paupahan. Itong bahay na to wala lang natira hanggang sa medyo napabayaan. Naging restaurant, tutorial center, naging wetengan, naging ano pa ata to ko, beer house. Itong bahay na to, so hanggang nagkasira-sira na yung house. Until 2004, isa sa apo ng may-ari ng bahay, si Mr. Manny Innumerable, siya na yung nag-initiate ng restoration ng bahay. It was only in 2010, I thought about bringing some life to the house, to make this a museum. So sabi ko, bakit hindi ko ilagay itong mga collection ko ng mga old cameras dito at meron akong mga old Philippine photographs na hiniram sa mga kaibigan ko. Ngayon, isa ng pribadong museo ng mga lumang kamera ang Galleria Taal. Pero dahil sa banta ng pagkasira dahil sa abong bumalot sa museo, kinailangang ilikas ang mga kamera. Bukod sa mga kamera, matatagpuan sa loob ng Galleria Taal ang ilang pambihirang larawan tulad ng pagbaril kay Rizal sa lumang bayan
na mula pa sa isang auction sa Pennsylvania sa Estados Unidos. Tulad sa kanyang mga koleksyon ng mga kamera at mga larawan, ang mga imahe ng pagputok ng bulkan ay nakatala na rin sa kasaysayan ng Taal. Ito ang hinaharap na kwento ng bayan ng Taal ngayon, ang isalba ang mayaman nitong kasaysayan sa gitna ng kalamidad. Kaya naman, laman ng dasal ng mga Taaleño na sanay pumayapa na ang bulkan. At ang mga alikabok na ibinuga ng huling pagputok nito ay liparinawa sa kawalan at maging bahagi na lamang ng panibagong kwento ng kanilang bayang makasaysayan.